Yan, good morning po sa ating lahat. By the way po, I'm Coach Judith. And for today po, it will be the second part ng ating basic trading one-on-one. Ito po yung ating part 2. And panoorin po natin for more information. Yan, hello everyone. And ito po yung ating continuation ng ating basic forex trading one-on-one. And let's start. Yan. Kapag nagsisimula po tayo ng forex, like for example, meron ka ng software na gagamitin. Ang susunod po na gagawin natin is open a demo account. Kumbaga, sa atin po, dahil recommended natin is si GoMarket. Pumunta po kayo sa gomarkets.com. Yan. I-click nyo lang po yung try a demo account. Kumbaga, dun po tayo gagawa ng ating demo account. And yung trading account po ng demo nyo is papasok po yan sa text messages natin. Yun po yung ating magiging gagamitin for our demo account. And yan, ito po yung sample natin kung paano tayo gumawa ng demo account. Like for example, na-click nyo na yung website. And yung website po na yan, makikita nyo na dito, i-click nyo lang po yung try a demo account. Ngayon, pag na-click nyo na po yung try free demo account, ang susunod po nyan is ilalagay nyo yung first name nyo, last name nyo, then yung email address nyo, then ihanapin nyo po dito yung Philippines, then yung cellphone number po natin, and then account type po natin ay GoPlus, or GoPlus po yung account natin, tapos USD account po siya, then i-click mo lang dyan yung I'm not a robot, tapos i-click nyo lang po yung nandoon. Yun po yung instruction natin. Then later on po, once na nagawa nyo na yan, papasok po yan sa text messages natin. And paano naman po, like for example, gusto nyo i-connect how to open MetaTrader 4 at mobile app. Halimbawa po, na-installed na yung inyong MetaTrader for sa desktop or sa laptop. Ngayon, gusto nyo pong i-connect sa mobile app. Kumbaga, gusto mong i-connect yung trading mo doon sa cellphone mo. Ito po yung guide natin paano mo siya gagawin. Una, yan, pupunta ka sa Google Play or Play Store. Yan, pag nandyan ka na sa Google Play at Play Store, isa-search mo lang po dyan yung MetaTrader 4. Yan, i-click mo lang po yung MetaTrader 4. And number 3, i-click nyo lang po yung install. Then, kung mapapansin nyo po, ito po yung sample natin. Yan. Ito yung sample ng sa cellphone natin. Kung saan, kung makikita nyo po dito sa manage account, kung wala pa po kayong demo account, pwede kayo dito mag-open na demo account. Kung meron na po, log in to existing account. Dito nyo lang po ilalog in yung either demo account nyo or live account nyo po. Then, kung mapapansin nyo, nandito sa baba na to, andito yung mga parameters sa baba. Like for example, itong arrow na to, makikita nyo, ito yung mukha nya. Nandiyan yung mga palitan ng buy and sell natin, ng mga currency pairs. Yung pangalawa po na yan, yung pangalawa na candle, nandiyan naman po ito, yung candle na to. Then, yung sumunod po nyan, which is ito, yung arrow pataas, nandito po makikita yung existing na trade na binuksan nyo na nilagin nyo po dito. And kung live po nandito, makikita nyo dito yung winning trade niya or yung floating trade niya. Yan, makikita nyo dito. And yung sumunod dyan, yung like an envelope na nandito, ito po yan. Makikita nyo dito yung tally ng income nyo for today, for last week, for last month, or last 3 months. Nandito po siya, nakasummarize siya. And like for example, dito naman sa plus sign na to, pag click nyo po yan, pwede kayo mag-add account ng demo nyo or mga live accounts nyo. Pwede nyo po dito ilog. Kumbaga, i-entry nyo po yan dito. And dito naman, sa arrow na to, sa tatlong dots na to, pwede kayo makapag-change ng password or delete account. Yung gusto nyong i-delete. And yung last part na nandito, yung makikita nyo po yung parang magazines dito. Andito po naman yung mga news natin. Kumbaga, any updates and news, pwede po kayo magbasa dito sa ating natin. Yan. And, ito naman, for the upper portion. Yan, for the upper portion naman, makikita nyo. Ito yung pala yung last part. Pag kinlik nyo po itong part na to, dito po yung lalabas dyan.
nandito yung MQ ID nyo na ginagamit po ito once na gusto naman i-connect yung signal ng desktop nyo papunta sa phone. Yan, may instruction po tayo dito. And dito naman sa upper part, ito yung number 1, yung maliit na F dito. Kung mapapansin nyo po, andito yung indicators list. Pag sinabing indicators list, andito yung mga sa main chart natin, pwede kayong maglagay ng indicators. Like for example, moving average na yan. And sa indicator window 1, ito po yan ha, dito yan. Which is relative strength index, which is andito siya. Pag nag-add kayo dito sa FX Plus, dito siya mag-a-appear, tapos dito siya papasok. And pag dito naman sa main chart, pag nag-add kayo dito, dito yan papasok sa chart nyo. Yun po yun. Kung gusto nyo magdagdag ng mga indicators na pwede nyong makita. And for our number 2, which is eto po, yung may dollar sign. Andito naman papasok yung ating mga currency pairs like SAD, JPY, Euro, USD. Kung ano po yung gusto nyo idagdag na currency pairs, pwede nyo po dito i-add. Yan. Dito po yun sa number 2. And for our number 3, kung mapapansin nyo, may clock dyan. Andito po yan, M1 or 1 minute, M5 or 5 minutes, M15 or 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 4 hours, day 1, week 1, or month. Nandyan po kung gusto nyo ma-monitor yung chart na nandito sa time frame natin. And number 4, ito po yung place order. Kung saan, kung magaling na po kayo, pwede kayo mag-execute dito ng inyong buy or sell. Pwede po kayo mag-execute dito. Lalagay nyo po dyan. Then, either i-click nyo lang or sell or buy. Depende po sa place order na gagawin nyo. And lastly, makikita nyo po sa settings, pwede nyo po itong palitan na red na to and to neon green. Yan. Itong blue na to, yung puso nyo palitan, which is dito po yan. Pwede nyo pong palitan yung mga parameters dito sa settings. Click nyo lang po yung colors. And ito naman yung how to get notification from MT for desktop to mobile phone. Ito yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Na like for example, gusto nyong i-connect. Like for example, yung signal ng desktop nyo, gusto nyo mag-manual. Gusto nyo ma-monitor kung may signal at mag-pop up sa cellphone nyo. Ito yung gagawin nyo. I-open nyo po yung MT for platform nyo. And then, punta kayo sa tools. Ito po ah, nasa desktop po yun tayo nito. Punta kayo sa options. Then, ito po yung lalabas. Ngayon, i-click nyo lang po ito. Enable push notification. Notify of trade transaction. Then, ito pong MetaQuotes ID. Ito po yung nandun sa cellphone natin. Yan, nandun sa cellphone natin. Nahanapin natin ito. Tapos, test. Yan, Android. Tapos, i-okay nyo lang po yan. Yan po yung paano nyo ma-connect yung signal ng desktop nyo or sa laptop nyo to mobile phone para ma-notify po kayo pag may mga signals na binibigay pong ating software. And, ito naman yung ating common trading terminologies. Kung mga basic terminologies lang po ito na piling-pili. Yan. Pag sinabi pong TP, ang ibig sabihin po niyan sa forex trading ay take profit. Pag sinabi naman pong SL, is ibig sabihin po niyan is stop loss. Pag sinabing MM, money management. Pag sinabing BE or break even. Yan. Pag sinabing SNR, yung support and resistance. Yan. Pag sinabing SND, supply and demand. Pag sinabing SBR, SBR means support become resistance. Yan. Pag sinabi namang RBS, resistance become support. Yan. Pag sinabing MC, ibig sabihin po niyan margin call or total loss. Pag sinabing CL, it is cut loss. Pag sinabing PO, pending order. Pag sinabing layer, re-entry. Pag sinabing TL, trend line. Pag sinabing MA or moving average. Pag sinabing TF, time frame. Ito yung pinaka-common nung nagsisimula ako sa trading. Inisip ko, ano ba yung long or short? Pag sinabing long po sa forex or sa pagtitrade, ibig sabihin po niyan buy. Pag sinabing short is sell. Ayan, yan yung mga trade directions natin. Pag sinabing leverage and margin, yan yung the larger you can trade. Yan, sa relative to your account. Pag sinabing pip, point of percentage, napaka-importante po nito.
Kumbaga, pag nananalo po kayo sa trading, ang tawag po doon is pips, nakailang pips ka na. Pag sinabing bid and ask, pag sinabi pong bid, the price you sell. Kung magkano mo binenta. Pag sinabi naman ask, the price you buy. Pag sinabing ask, kung magkano po yung bili mo. Yan. Spread is the difference between the bid and ask. Kung ano yung kaibahan nito or difference, yung remaining yan. Yun tawag natin ay spread. Ayan. Ito naman po is more regarding naman sa basic candle chart pattern yung pag-uusapan natin. And kung mapapansin nyo po, napaka-importante po sa pag-forex yung familiarization ng candle chart. Kasi dun po nakasalalay yung ating isa sa mga technicals natin when it comes to forex trading. And ito po yung itsura, yan, candlestick chart pattern. Kung mapapansin nyo po dito, yung kulay green na to, it is ang tawag po dito is real body. Yan. Ibig sabihin, dito nag-open, like for example, dito nag-open siya, and ito yung closing niya. And makikita nyo dito yung, ano, ang tawag dyan is lower wick, and ito naman yung sa taas is upper wick. Ito yung low, ito yung high. And mapapansin nyo, ito yung sample ng bearish engulfing pattern. Yan. Yung pang bearish engulfing niya. Kumbaga, like for example, tuloy-tuloy ito, tapos bigla siyang sabig po niyan, bearish or downtrend po or pababa yung market. Ito naman yung mga bullish candlestick pattern. Ito yung mga na-research natin kanina. Napaka-importante po nito is ma-familiarize nyo. Pag makita nyo na to, ibig sabihin, ang market natin is pataas. Like for example, ito. Ayan, hammer. Pag nakita nyo na po yung hammer, then sumunod po dyan, is tuloy, ayan, makikita nyo po is dalawang, pag nakita nyo yung dalawang bull, ano na to, green, sabihin, pwede kayo mag-execute dito ng buy. And ito naman, bullish engulfing. Ayan, ito. Nag-red. Tapos, yan. Mas malamang yung green. Yan. Sabihin, susunod yan is, ano na po yan? Sign na yan na pa-uptrend na yung market. And eto rin, like for example yan, nagpalit yung pricing line. Ito naman, inverted hammer. Yan, kanina, ito yung hammer. Ito naman, pabaliktad. Yan. It is morning star. Yan. Yung bullish operating lines, bullish mat. Yan, double top. Yan. Which is, ito po yung makikita nyo ito nangyayari. Morning, doji, star, bullish, yan, harame. Yan, ito po yung mga basic natin na mga candlestick pattern na makikita nyo po ito along the way once na nagdi-demo trade na kayo. Napaka-importante po nito. Ito po signal na pag nakita nyo na to, ibig sabihin yung trend ng market is bullish siya. And ito naman yung bearish candlestick pattern natin. Kung kanina, uptrend, or bullish yung market, pataas yung market. Ito naman bearish, meaning pababa yung market or downtrend. Pag nakikita nyo po ito, hanging man. Sabihin ng hanging man, yan, indicating na yan, nasusunod ng mga candlestick niyan, red na siya or pababa na siya. Yan, pwede kayo mag-execute dito. Pag tama yung mga indicators nyo, pwede kayo mag-execute dito ng sell. Ito naman, bearish engulfing. Naka-green siya, tapos biglang bumaba. Yan, bearish engulfing po ang tawag niyan. Lifting shooting star, yan. Tandaan nyo po to, shooting star. Yung kanina, di ba po, hammer. Yan. Ito naman, shooting star, pababa. Yan. Ito naman, evening star. Evening doji star. Ito yung mga common term na makikita nyo yan. Bearish harami, bearish belt, and upside gap, yan. Three black crows, yan. Mapapansin nyo, indicating po yan ng mga bearish po yung ano, yung dumpling top, tower top, yan. Yan, ang dami pong mga ano niya na pwede nyo ito yung magamit. Or once naging familiar kayo dito sa mga patterns na to, madali na lang sa inyo na, ay, confirm niya na downtrend yung market or pwede tayo mag-sell. And ito yan, mga candle pattern references. Yan, ito yung mga bullish. Yan, mapansin nyo, hammer inverted. Ito naman yung double candle pattern. Ito yung mga single lang, yan. Single, isang ano lang. Ito naman, double, dalawa. Yan. Ito naman, triple candle. Kung mapapansin nyo, triple candle siya. Ito naman, neutral. Hindi pa alam kung saan yung market tatakbo. Kung baga, undecided yung market kung it is bearish or bullish siya. Ito naman, bearish, single candle pattern. Yan.
Hanging Man, Shooting Star, Gravestar, Doji, Bearish Spin Top, yan. Ito naman, Double, Bearish Engulfing, Bearish Kicker, Dark Cloud, Bearish Harami, and Tweezer Top, yan. Yan, ito naman, Triple Candle Pattern, tanda tatlo. Bullish Engulfing Sandwich, 3 Black Crows, yan. Ito yung mga, ano, mga simple candle pattern, ano, references natin na pwede natin magamit through our manual trading. And, ito naman, once na mag, magde-trade tayo, ito yung types of trader na pwede nyong ma-familiarize. Like, for example, gusto nyo mag-scalper, titingin kayo ng H1 na time frame, pero mag-i-entry kayo sa M1 or F, M5. Pag day trader naman kayo, titingin kayo sa H4, tapos mag-i-entry kayo sa M5 or M15. Ito naman, sa swing trader naman, titingin kayo sa day 1, pero mag-trade kayo sa H1. Yan, pag long trade ka, titingin mo yung weeks and month, then yan, day ka mag-ano. Which is, ito po yung ano, yung pag-aralan nyo po kung anong preference nyo, kung saan kayo maging profitable trader po. Ito yun, mga execution natin. And, how to calculate profit. Ang napaka-importante po na malaman natin paano tayo nag-calculate ng profit dito when it comes sa ating forex trading. Like for example, yung 10 pips na yan, pag sinabing 10 pips, pips of percentage po yan, is equivalent to $1. Yan. Nakailang pips ka na? Pag sinabing 10 pips, equivalent to $1 yan. Paano compute yung, ano, yung pips na yon into dollar? Lot size times pips equivalent to US dollar. Example po, yung lot size mo, or yung volume mo is 0.05. Ngayon, naka 20 pips ka. Yan, i-multiply nyo lang po yan. 0.05 times 20 is equivalent to naka $10 ka po. Ibig sabihin po, yan, naka 20 pips ka, pero ang lot size mo is 0.05. Yan. Pag naka, ano po ito, 0.01, kung naka 20 pips ka, nasa $2 lang po ito. Yan. Depende po yan sa lot size natin, yung calculation yan. And ito po yung pinaka-basic natin. Kung ilan yung lot size mo, ilan pips ka, yun po yung dollar natin. And how to calculate broker commission? Lot size or commission. Pag sinabi pong commission or spread, ito po yung kinakat ng broker natin every time nag-trade tayo. Like for example, sa 0.01, ang kinukuha na spread or commission ng broker is 0.05. Pag 0.02 ka, is 0.10. Yan po yun. Yan. Make sure that close your trade more than the commission yan. Make sure na mas malaki na yung kinita mo, less po dun sa commission para hindi tayo mag-negative. And for any questions po, ang gusto nyong mapanood sa video regarding sa forex trading, pwede nyo po i-comment and we will ano, make a video for it. And lastly po, invest in yourself. Your career is the engine of your wealth. Napaka-importante po nito na every time may natututunan tayo is, sabi nga, invest. Kumbaga, mamuhunan tayo. Kumbaga, dun sa knowledge natin. Kasi yun yung magiging financial wealth natin in the future. And maraming salamat po for your time. I hope po may natutunan kayo sa akin for today. And I hope po na so mga mag-forex trade po, maging guide po ito sa inyo para magawa natin ng mas maayos yung ating forex trading journey. And sabi ko nga lagi, be blessed by being a blessing. Napaka-importante po ang maging blessing sa iba. And sa bawat bagay na ginagawa nyo is do it in love and with love. Napaka-importante po na yung ginagawa nyo is gusto nyo or mahal nyo yung ginagawa mo para at least along the way, hindi mo mararamdaman na napagod ka. And maraming salamat and God bless po.